GoPro turn off. GoPro turning off. Hello? Hello, sir? Yes, ma'am. Sir Daniel, yes, good morning po. Sir, hindi po siya under purchase, under internal call siya. Okay, okay, sige. Si sir, kilos po yung nakalagay na engineer doon, sir. Ikaw na po pala mag-handle? Ano po, ma'am? Sorry. Ano po? Hello? Ano po? Sir, ikaw na po mag-handle noon. Apo, pa-deliver na lang ma'am sa site, ha? Papadeliver na lang ma'am sa site. Ako yung pupuntan. On the way na rin. Nagmumotor ako eh. Ah, sige po. Papunta na din po yung courier number. Okay, sige ma'am. Sige sir. Thank you. Bye-bye. Hello mga tropa. Ito, napamotor ako ng 2 oras. Napadibag ako ng 2 oras kasi yung scooter ko saka yung isang sasakyan yun nakapaso na rehistro. So, kailangan makarehistro bukas. Sana nagre-record si GoPro. Pero nag-big bike ako kasi nagang madelay ako. Meron ilang bibis na tayong tropa, emergency raw. Pag expressway na ako para mabilis. Ito, dalang oras palang tulog ko mga kaibigan. At nga pala, welcome nga pala ulit sa aking vlog. Welcome sa aking channel at maraming salamat sa panonood. At sana continue pagsuporta at huwag nyo ako i-unsubscribe. Yes. Basta dire-diretso lang ang ating pagbisita sa aking channel at hindi ko kayo iiwan at mag-upload ang mga videos kahit ako'y pagod kahit walang tulog. Yes. Para sa inyo mga tropa. So medyo puwet talaga ako ngayon. Medyo nagmamadali pero syempre kailangan maging responsable pa rin tayo sa kalsada at baka mapagalitan na naman tayo. So nga ba pinag-usapan natin kahapon? So ito nga pala yung ating vlog number 3. So I started making YouTube videos since Monday. So today is Wednesday. And this is my third video for you guys. So I hope that you continue to watch my videos for the coming days, months, and years. Yes. Yeah, boy. Slow down. Slow down, mga kapatid. Lang. Ito, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Hindi ko alam. Nasa kayo medyo hinihingal. Lalaki wala pang log to. At ngayon, gamit ko si Ninja 650. At wala pa akong pangalan sa kanya. Ano ba ang magandang pangalan para sa motor na to? Bakit kailangan pangalanan pa? Bawal daw mag left turn kasi one way. Didiritso tayo. Didiritso.
So, ang gustong-gusto ko sa motor na to is napakagaan. Pamaliit siya, malaki, support o hindi, magaan ang motor na to. Very very reliable. Yes. Very fuel efficient and very light. Very nimble big bike. The best big bike to ride in the city. Best bike to ride in traffic. Looks like now. It's traffic. It's very light. So medyo ingat lang tayo rito. Yeah, tignan nyo sa... tignan nyo. Ito, tignan nyo kasi pag gamit kayong C1000, nahihirap yun basta-basta dalhin kung saan-saan panig ng kalsada din eh. Pero ito, K-Ninja 650, napakadali. Minsan sa bigat niya, pag meron kang nadaan ng kalsada na hindi medyo naka... hindi pantay ang kalsada, medyo dadaling ka sa... isang parte ng kalsada. Naintindihan niyo ba ako? Madali siyang igeong-geong. Madali siya isingit-singit, parang scooter. So, ito, nasa expressway na tayo. Ang ginagawa mo? Pero aminado ako, yung power nito is totoo naman kasi 650 yung para sa C1000, so yung power nito mas mahina kasi doon sa C1000 kasi kunyari, naka 6 ka tapos sinabayin yung kotse sa expressway, mga expressway, mga kunyari nasa 80, biglang tigay mo yung throttle, puta, biglang harurot. Ano siya kalakas. Pero ito, pag kinagawa ko yun, parang medyo mabagal siya. Hindi siya ganun kalakas na pinaruro. Parang rocket ship. Pero ingat lang tayo mga viewers, mga friends, relatives, brothers, sisters. How do you brush your teeth? I like it here. Even though it's traffic, so napakadaling kidred ng motor na ire. Napakadali. Magaan siya. Hindi siya masakit sa bewang, sa balikat, sa likod. I really like it. I really like it. I really like it. Yeah. And there is also one big bike behind me. I can see him. And I don't know what bike is riding right now. But I guess it's a Tracer. Yamaha Tracer. Yes. It's a Yamaha Tracer. It's color black. And I think it's a... yeah. As you can see, oh, he's also riding a Ninja. Hey, brother! Hey, brother, from a different motor. Alright. As you can see, there's a other fellow riding same bike as me. Ayan ang Ninja. Ninja 650. Akala ko Tracer yung sa kanya. Kasi parang lit ng headlights. Nagulat ako. Na nakita ko yung kanyang rear lights. Is same sa Ninja ko, parehas na kami. Isingit ba tayo o hindi? Isingit ba tayo o hindi? Isingit ba tayo o hindi? Hindi! Uy! Hindi tayo, hihili! Sige pa din na Ninja Boys. Ninja Boys, alright! Ninja Boys, Ninja for life. Pero nawala rin siya, ano,
registro. Ay, ano, plate number. Kung parehas kami, ah. Parehas nga kami. So, parehas kami black na ninja. Tama, parehas kami ninja na black. I like it. Actually, nung pipili ako ng ninja, gusto ko talaga, ano, yung green. Yung talagang pangarap ko, eh, nung nangarap ako magka-big bike ka. Nakita ko yung nalabat percent ako dun sa kulay niya talaga. Napaka. Nakakaakit. Nakakita ko dun sa kanyang kulay, yung kanyang lime green color. Pero since wala daw, wala raw ganong kulay na available dun sa dealership, no choice. So, lang ang ginawa natin. Pero alam naman, wala na problema. Black is beauty. Stealth black. Black is stealthy. So, pag black kasi, yung sasakyan mo yung motor, para pag nakita na ibang tao, tapos sa forma sila. So, para medyo mahirapan pa silang i-identify ko ng brand ng motor. Kasi, di ba, itim. Okay. So, parang yung parang medyo may pag itim yung sasakyan mo, parang medyo mystery. So, pag nakita nila yung motor, yung kotse, yung ganda. Yung pa yung kotse yun. So, hanggang sa sakalang nila malalaman kung anong klaseng sasakyan pala yung motor. Kaya, pero nang ganang kagandahan ang black ang kulay ng iyong sasakyan. So yun, no? Sana narinig nyo ako kasi mahangin na rito. Yun ang problema ko, eh. Pag tumatakbo ko ng expressway, yung hangin pumapasok sa loob ng helmet. So yung salita ako minsan din naririnig. So pwede maano rin natin yan, maisin natin yan. Later on, pag lumago na tayo sa pagbablog. So, actually, yun. Medyo kompleto na ako sa equipment, no? Kasi dati nagsimula ako mag-motovlog gamit yung aking action cam na eh, iniwanan natin si kumparing Ninja Kids. Yung aking action vlog na aking action vlog na Supremo 4K. Supremo 4K yung nabiligan mga 4,000 yata sa may doon sa mga malls, mga street malls doon sa ano, sa Makapagat. Bili siya 4,000, tapos ginati ko sa helmet ko, nag-moto vlog ako, pucha, hindi pala narinig yung boses ko. Ayun. So parang sabi ko, gusto ko yung ano, katulad nina yung pinapanood ko ng mga motovloggers sa US, yung si Snooge yun. Kaya ako na-inspire mag-motovlog dahil sa kanya. Snooge, Amerikano motovlogger siya, pero nung nagsimula siya talaga sa pagmumotovlog gamit yung kanyang GSX-R750. Pero no, yun, hanggang sa lumago yung kanyang YouTube channel, hanggang sa naging 600,000 subscribers. Yun, tapos nung malapit na siya talagang umabot yung 1 million, parang nag-decide siya, linaro siya mag-motovlog. So parang syempre, magbabago na siya ng kanyang content. Hindi ko alam bakit. So, dumami na nga yung ano niya, subscribers niya. Hindi, mas marami na siyang pera. So, mas marami na siyang pera. Hindi na raw siya kung motovlog. Mag-exotic cars na raw siya. Yun. So, yun, nakaka-inspire, di ba? So, tayo, yung subscribers natin, medyo madami na. Nasa 43 na tayo. 43 subscribers. Okay. So, yun, na-inspire tayo sa mga ganun, di ba? Bakit hindi? Kung bibigyan mo ng pagtsatsaga mo, bibigyan mo ng pagmamahal ng ginagawa mo, di ba? Bakit hindi? Meron palaging
nagkaroon palaging pag-asa or opportunity sa mga taong nagsusumikap sa kanilang ginagawa. Yes, that's true. That's true. Ito yan. So, bakit ka ba nakabili ng cellphone? Dahil sa gustong-gusto mo yung magkaroon talaga ng cellphone. So, talaga magtatrabaho kang maigi. Kaya, imposible, walang imposible. Yan ang totoo. Walang imposible naman. Diyan. Kasi, bawal kayo sa inner lane eh. Wala imposible kung gugustuhin mo talaga. So, paano ka nga ba nakabili ng cellphone? Ibang mga bagay, mga gadgets, mga laptop, mga damit, kasi gusto mo. So, pagtatrabaho mo maigi. So, ikaw, kung gusto mo maging successful na YouTuber, ganun din, di ba? Eh, bakit ba sila naging successful? Kasi, hindi naman sila nag-magic lang, di ba? So, lahat tumadaan talaga sa isang proseso. Which is, talaga sa simula is magtsatsaga ka, magsusunikap ka. And then, yun. So, yun ang proseso. Tsatsaga ka, magsusunikap ka. And then, yung mga pangpamahal yung ginagawa mo. And then, bahala na si Lord. Totoo. Tapos, yun. Nasa sa'yo yun. Wala sa ibang tao yan. Wala sa trabaho mo yan. So, kung kayo, mga height nyo, mga 5'5", 5'4", I recommend na mamili kayo ng U650 as your first big bike. Oh, kung hindi kayo maarte. Kaya maarte kasi. Kasi ako dati actually naging maarte ako na sa pagpili ng big bike. Oo, totoo. So, gusto ko agad yung 1000cc. Kahit di pa ako marunong mag-clutch. Tumamit ng motor na de-clutch. Natiis pogi, hirap na hirap. Hirap na hirap ako, napakabigat. Parang una, pag-testing ko dun sa, kasi nabayaran ko na yung motor eh, so traffic. So nung gagawin yung tinesting ko kasi uwi ko na. Parang napasugo yata ako. Sarili ko, parang nabigat, hirap eh. Hirap eh U-turn. Hirap eh baling. So ganito talaga tayo. Titiis tayo sa traffic. At wala kang magagawa. Sa Pilipinas tayo eh. So ganun talaga. Ganun ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Oopsie. Ingat. Magdadrive tayo ng motor. So, di ko alam kung meron pa akong battery. No? Ayoko masayang aking laway. Okay. Okay. What I'm gonna do? What I'm gonna do there? Right turning. But it's okay. Okay. Pero pag Z1000 kanyo, sigurado ako iyak na naman ako. Kasi hindi ng traffic ko. Wow. God damn it. Hirap ako dyan. Balikat ang motor ko. Okay lang, relaxan tayo. Hirapin ka lang, madali. Meron pa tayong battery. Kaya natin sila. Magbigay tayo, di ba? Huwag mo natin ipili kung di kaya. Kesa sinig lang tayo, di ba? Pipilitin natin, gusto natin, tapos bandang huli, simple lang naman tayo. Ah, ganun. Don't push it. Traffic dito ngayon sa Ross Boulevard kasi may ginagawa rito yung LRT yata.
tiis muna tayo. Ah. Tiis. Oops. Lumun. Lumun to. Harapan ako rin. Ay, hirap. Pero, kaya-kaya naman. Bigyan ko na doon sa 5,000 ako. Nakita ang aking mga wrist, kamay, likod, balikat, etc. Oh my God. Siyempre, ingat lang sa pag-motor.